Okay, siguro start tayo. So, hindi siya Filipino time. 8 o'clock start tayo para makarami. So, welcome everyone. Alright, so welcome to Digital Homie Academy. And gusto ko lang munang makilala yung mga nandito. Type 1 lang if someone here is a virtual assistant na already. Okay, para lang makita natin kung sino yung mga VA na talaga. With or without client, okay? May client ka man or wala, kung VA ka, comment one. One pero unemployed na. Okay, Mark Joshua. Okay, may mga pumapasok pa. Okay. So, okay. Comment naman number if Facebook ad strategist ka na or Facebook ad specialist ka na. With or without client. Para lang meron tayong understanding kung sino yung nandito sa loob ng Zoom. Mukhang walang Facebook ad specialist dito. Okay. So, yun. Si Danleo Apolonia. Okay. Good job. So, may mga pumapasok pa. Admit natin itong mga to. Admit all. Ito lang ha. Okay. So, e-com business owner natin. Sino mga store owner na natin dito? Yung mga meron ng Shopify store. Ipong gusto pang matuto ng Facebook ads. Number three, type number three. If may mga business owner tayo dito. Wala pa? Alright, alright. So mukhang ang ating audience ngayon ay beginner, VA, Facebook ad specialist, and a VA. So, e-com biz owner, mukhang wala tayong nag-join. So, right? So, yung number four, type number four, yung wala talagang idea, curious lang talaga siya. Sino ang nandito na curious lang talaga? Wala, mukhang lahat naman ay hindi po curious, pero interested. Thank you, Miss Annabelle. Number four. All right. So, Miss Alice. Curious lang talaga. All right. Nice, nice. Awesome, awesome. So, gusto pong matuto, Sir Darwin. Awesome. Hindi makapasok si Miss Ruthie, pero sige lang. Anyone who wants to join, welcome po sila lahat dito. Okay? So again, bakit mo kailangang mag-stay hanggang sa dulo nitong ating pagtitipon? Pagtitipon talaga, ano? So bakit mo kailangang mag-stay hanggang sa dulo? It's because everyone is going to be a winner. You're going to have an access to the Facebook Ads Junior Strategist course. Okay? And dalawang winner ang makakuha ng 500 pesos GCash. Palaksaka naman tayo dyan. And dalawang winner din po ang mananalo. Makakuha ng Senior Specialist Facebook Ads course. Value niya ay 2,499. Okay? And dalawang winner din ang makakuha ng Digital Scientist Facebook Ads course. Okay? This is going to be a free mentorship program valued at 10,499. Okay, from beginner to advanced lesson. So makukuha niyo po 'yon kung pag-stay kayo until the end of this online meetup. Okay ba 'yon? Okay ba 'yon? Okay ba 'yon? Thumbs up naman tayo diyan kung okay 'yon. Awesome, awesome. So again, paano mag-join? Paano ka makaka-join? Paano kita mapipili dito sa makakuha ng winners?
skip ko muna to. Then punta lang ako ng aking page. Okay, kita nyo naman, no? Hanapin nyo yung Digital Homie. Okay? Digital Homie na Facebook page. And then may post ako doon 7 minutes ago. Nakalagay doon, how to join, please comment your friend's name in the comment section and your number. Okay? So, ibig sabihin, kita nyo dito, dalawa ang makakakuha, dalawang winner agad. So, ibig sabihin, kung friend mo yon, kayong dalawa mismo yung makakakuha nung prize na yon. So, all you need to do, okay, all you need to do is go to the Facebook page, Digital Homie, and then comment your friend's name doon sa baba. Okay? So, I'll be punta ako dun sa page ko. Magko-comment ako para makita nyo kung paano ang gagawin nyo. Okay? So, this is the post. So, mag-comment ako dito. First comment ko, dahil ako yung number zero. Okay? So, type ko yung friend ko, Juan de la Cruz, kunyari. Tapos, number sign, dahil ako yung number 00 or 0, pa-comment ko dito number 0. Okay? Then, yung number 1, comment mo yung friend mo na gusto ring matuto. Admit ko muna tong dalawa. Meron pang naka-standby para naka-join sila. Okay? So, yung mga first comer, again, find my Facebook page, Digital Homie, and then comment your friend's name. Pamute ko muna nung ating mute ko muna si Sir J. Okay. Okay, so again, yung susunod sa akin, number one na sila. Yung friend's name mo, and then number sign, tapos ang susunod dapat dito na comment is number 1. Tapos and so on, number 2, number 3, number 4, and so on. Sunod-sunod na po siya. At the end of this online meetup, okay? At the end of this online meetup, iraraffle po natin yung number nyo, hindi po yung pangalan nyo. So ibig sabihin, kung wala po yung number nyo dyan at wala yung pangalan nyo dyan, hindi po kayo mararaffle mamaya pagdating dun sa dulo. Okay? So, importante po na nandoon yung pangalan ng friend nyo and yung number ninyo. Okay? Kung anong number kayo. Okay ba tayo dun? Malinaw? Type yes naman dyan sa ating chat box. Perfect. Awesome, awesome. Alright. So, again, balik tayo din sa ating presentation. And let me present this to everyone. Alright, again, so access to the Facebook Ads Junior Strategies course. Lahat po tayo, lahat po nandito ay nakaka-access po nung Junior Strategies Facebook Ads course. Okay? Again, dalawang winner ng GCash worth 500 pesos. Automatic na yon, kayong dalawa ang magiging winner ng friend mo. And then, dalawang winner din ng Senior Specialist Facebook Ads course worth 2,499. Two winners din ng Digital Scientist Facebook Ads course. Free mentorship program valued at 10,499. May tatlo pang tao na papasok. Admit all. Welcome, Ronald. Welcome, Mark. Welcome, Luis. Alright, so continue natin. Okay? Sino nga ba si Digital Homie? No? Baka nagtataka kayo, sino tong si Digital Homie? First time ko tong makita sa newsfeed ko, sino ba tong nagsasalita na to? Si Digital Homie po ay hindi po ako. No? Si Digital Homie po ay ikaw, ako, at tayo. No? Si Digital Homie po, we use digital marketing skills to earn money for a living
at the comfort of our home. Kaya po siya tinawag na digital homie kasi these are the group of people who wants to earn money for a living at the comfort of our home. No? Kung meron pong digital nomad, meron pong digital homie na tinatawag. Alright? Ayos ba tayo doon? Okay? So, digital homie po ay may iisang sigaw. Tayo po ay sawang-sawa na sa ating pakikipagsapalaran sa corporate natin na trabaho. At ayaw na po natin na masama po sa mga pila na ito. No? Pamute po muna tayo dyan ng ating mga participants. Teka ha. Sinan pa to? Okay. So, awesome. So, alright. So, malinaw tayo doon. Gusto nating makasama yung ating mga pamilya habang kumikita sa loob ng bahay. No, yun po yung pinaka main objective ng mga people who are in the Digital Homie Academy. So, pakilala lang po ako mabilis lang. Ako po ay isang dating OFW sa Dubai. Yun po ang halos ang unang kong pinakatrabaho. Naging waiter din po ako, service crew ng isang hotel. Naging med rep din po ako. Naging life insurance agent din po ako. Nagbenta rin po ako ng sasakyan. At nag-try din po ako maging Uber driver operator po, no? And majority of my corporate career is in sales. Okay? Sales and marketing manager po ng isang kumpanya. And teka, may papasok pang dalawa. So admit po natin. And of course, naging sales executive ng isang steel company din po, ano. So ito po ako noon nung ako po ay med rep. At ito po ako nung nagbebenta po ako ng sasakyan, naka necktie, maganda po tingnan. At poging-pogi po diyan sa suot kong necktie at long sleeve. So, yan po sa corporate, nagbenta rin po ako ng life insurance. Nagbenta rin po ako ng e-take, ng balot. Ayun, so marami na po akong naibenta. Nagbenta rin po ako ng solar. Okay? Nagbenta rin po ako ng mga yero. No? So, nagtindahan din po kami. Nagsari-sari store din po kami. Mag-asawa. Okay, nag-try kaming mag-business. And, ito yung aming delivery tricycle nung araw nung kami po ay nagbi-business. Ito po yung aking jeep nung ako'y nagdi-deliver po ng mga paninda kasi nga meron kaming sari-sari store, meron din po kaming distribution business na inutang ko po sa mother ko nung mga panahon na yon dahil po gusto ko pong umalis ng corporate at sawang-sawa na ako sa pakikipagsapalaran sa araw-araw. No? Kasama ang palad po, nakikita nyo po, wasak po yung likod dahil po yan, nung time po na ibibenta ko na po siya, nalugi na po yung aming sari-sari store business. Eh, kinabukasan po na wasak po ng truck na bangga. Nung ibibenta ko na po yan, dahil makikita nyo for sale, eh, talagang minamalas ka nga naman na wasak po siya ng truck. Okay. So, meet po natin yung ating mga participants. Sino po ang ating hindi nakamute? Sir Luis, pamute na po muna. Okay. Okay. So, yun po. Yun po yung aking business ng araw. Ito po yung mga dinideliver ko sa sari-sari store. Kung familiar kayo sa URC products, tinatsaga ko po yung i-deliver sa sari-sari store. Galing po ako ng corporate niyan from becoming a salesman, maganda suot, naka-necktie. Tapos biglang taga-deliver na lang po ako ng mga ganito at wala po akong pakialam kung ano pong dinideliver ko basta po ang mindset ko lang po noon is makaalis sa aking trabaho, no? At naging sales and marketing manager po ako / delivery boy. So pinatulang ko po yung trabaho na yon. Okay? And lahat na yata na ibenta ko na, no? Yung katawan ko na lang po yata ang bukod tanging hindi ko pa na ibibenta. Joke lang po. Okay? So lahat po na ibenta ko na.
And then one time, yun nga, ang nag-decide po, ang nagbigay sa akin ng courage to leave the corporate job, kasi one time, tinanggal po ako sa trabaho. No? So walang ano-ano po, ay katatapos ko lang pong umiyak niyan. Talagang devastated ako niyang mga panahon na yan. At yung misis ko din po ay walang trabaho ng mga araw na yan. Okay? Oops. So, katatapos ko lang umiyak ng mga panahon na yan at tinost ko na lang sa Facebook. Sabi ko, parang PI na buhay to. Parang ginawang ko na lang katatawanan yung nangyari sa akin nung araw na yan. No? So, parang yun na lang yung screen share since showing on my end. So lahat po ba nakikita yung screen share ko? Si Miss Ruthie po yata is hindi na kikita yung screen share. Lahat po ay naririnig, nakikita po yung screen share ko? Yes, sir. Okay, okay. Sige. Perfect, awesome. So, okay. Salamat po. So, yun po. Dumating yung time na walang-wala na po kaming pera ng mag-asawa at yung mga aming pinagbentahan po ng yellow, yun po yung aming na pinantawid gutom ng mga panahon na yon. So, wala po kaming savings. Binuklat po namin yung aming pinagbentahan ng yelo. Yun po yung mga panahon na yon. Okay? So, 2016 po, nag-start ako mag-freelancing. I started my freelancing career while in the corporate. No? And this is my first time I was able to earn 12,000 pesos. No, tuwang-tuwa po ako noon kasi 2016 corporate world ako and I'm trying to transition from becoming a corporate employee to a full-time homie. No, and kasi hindi ko alam yung ano eh, walang nagtuturo sa akin noon, sariling sikap ko lang po siya. And the time po na yon is wala akong computer, wala po akong laptop. So yun nga, sabi nga nila kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan. Ito po yung post ko sa Facebook noon, sa Facebook profile ko noon, hindi alam ng mga friends ko na nagsisimula na mag-freelancing noon. So sinabi ko lang na I was playing Contra. Medyo may katandaan na po ako, nasa 40 years old na ako. So ang alam ko lang na games na nare-recall ko nung kabataan ko ay Contra. So nag-post lang ako. Pero in reality, I was trying to start my freelancing career. And dito ako nagsimula as freelancer. Okay? So, between 2016 and 2018, yun po yung learning curve ko. Dalawang taon po siya. No, yun po yung learning curve ko. And then 2018, nagkaroon ako ng major breakthrough. Nakakuha ko ng isang high-paying client. And nagtuloy-tuloy na po yun. 2020 until 2022, harvesting the fruit of my labor. 2022. And I want to, you know, to have an ultimate vision by 2023 and beyond. I want to find my purpose. Gusto ko makatulong din kasi biruin mo 2016 to 2018, nakita niyo yung struggle ko, dalawang taon ako nag-struggle para lang from becoming a corporate junkie, corporate slave. Gusto ko talagang yung magsimula ng sarili kong business. Kaya nga sinimulan ko yung distribution business. But I failed. I failed miserably. Nabankrupt ako. Buti lang pera yun ng mother ko. And then, wala ko masyadong pinagkakautangan ko ni mother ko. Hanggang ngayon lang, hindi ko pa nababayaran. Mother ko naman yun. So, ayun. Yun. So, 2016. Ito ako nung 2016 na nag-umpisa ako. Madaling araw yan. Nag-call center ako nung araw. Hindi pa ako Facebook media buyer noon. Call center lang, appointment setter lang ako noon, pero sa bahay. So, tuwan-tuwa na ako noon, kahit na halos lagpak kalahati nung sahod ko sa becoming a sales representative, tinaga ako yun kasi talagang may objective ako, sabi ko, kailangan makaalis ako dito sa kinalalagyan ko. It was the same sando, different year lang, 2021, medyo nag-improve na yung aking workstation. And, during that time, I was able to hire a VA. So this was my pamangkin. Okay? So nagkaroon ako ng one VA. Until now, nasa akin pa siya. And tinrain ko na rin siya para doon sa aking digital marketing agency. Right? So I also have a digital marketing agency and serving international clients. Okay? So
Again, this online meetup is not about me, no? It's all about you. No? Gusto kong maintindihan kung nasaan ka na ng nasaan ka na sa journey mo of becoming a freelancer. Ano yung mga struggle mo, no? Because how do you want to spend your golden years? 'Di ba? As a freelancer, hanggang VA ka na lang ba, no? Hanggang Facebook ad specialist ka na lang ba? 'Di ba? So, or you want to become a business owner, 'di ba? So, again, as a freelancer kasi masasabi mong business owner ka na rin, kaso hanggang doon ka na lang ba? Hanggang business, hanggang service provider ka na lang ba? So I want to have that mindset na to shift your career sa pagiging business owner. Eh, hindi siya madali, ano? Hindi siya madali ang pagiging business owner. Kaya nagtanong ako kanina kung sino ang e-com business owner dito. And mukhang wala tayo e-com business owner. Correct me if I'm wrong kung meron dito sa ating mga attendees ng e-com business owner. Kasi hindi po siya madali. Alam mo kung bakit? Kasi kapag nag-e-com business owner ka, makikita mo dito sa kanan, high risk po siya. Dahil magra-run ka ng sarili mong ads, gagawa ka ng sarili mong Shopify store. Okay? Ang dami mong tools na kailangang i-purchase, no? Makikita mo merong mga may mga mentors din na they're trying to persuade you to become an e-com business owner. But hindi siya ganoon kadali. Dahil nga you need to learn a skill. No, sa Facebook ads pa lang ano na yung utak mo? Bugbog na yung utak mo in terms of sir, ako po nag-e-com na din. Danleo Apolonio. Right, may tanong ako sa iyo, Sir Danleo. Anong struggle mo as an e-com business owner? Pwede kang mag-unmute, Sir. Just Sir Dan na lang. Okay lang ba 'yon? Pwede kang mag-unmute and let me know what are your struggles. Are you getting... Kasi most likely naman kung wala kang struggle as a business, as an e-com owner, wala ka siguro dito. Tama ba? Hello po, Sir. Sige, Sir. Anong struggle mo as an e-com business owner? Mahirap po eh kasi una-una kailangan mong makahanap ng product. Correct. Oo. Ano pa? Winning product. Tapos inventory. Yan, correct. Stock. Employee. Okay. Yan. Yung FBS. RTS. Yan. Yan, RTS. RTS. Okay. Yan. Kailangan matuto ng Facebook ads. Tama? Apo. Okay. Ayan po. Oh, ngayon kung medyo hindi ka technical about Shopify, mag-hire ka ng Shopify builder mo, di ba? Good for you kung marunong ka mag-build na ng Shopify store mo. And I'm sure as an e-com business owner, marami ka pa rin hindi alam inside Shopify store. At as an e-com business owner, posibleng alam mo magpatakbo ng Facebook ads. Pero until now, gusto mo pa rin matuto dahil meron at meron pang mga bagay na ako until now, honestly, nag-aaral pa rin ako ng Facebook ads, ng Shopify store, ng basta lahat na in relevant sa digital marketing. No, pero in terms of the knowledge base, no, I was able to get that information already. But I wanted to expand. Kasi ano yun eh, never as a business owner, never ending process yan of learning. No? Kaya po tayo nandito kasi I want to share what knowledge I have. And pagiging business owner, e-com business owner, high risk po siya. Definitely mga kailangan ka ng capital dyan na worth 50,000 and above. Magkano yung start mo, Sir Dan, nung ikaw ay nag-start ng iyong e-com business? Mga 50k po pataas. Kasi may masterclass pa nun eh. Yung natin pa sa Pampanga. Correct. So, hindi mo masasabi na nag-attend ka na ng masterclass, meron kang budget, pero hindi mo masasabi na magbo-boom yung ano mo, yung e-com business mo. And definitely, meron kang learning curve in terms of Facebook ads. Correct. Paano mo i-scale yan? And correct me if I'm wrong, Sir Dan.
Dumating ka na rin ba sa point na wala ka ng pang-ads kasi kinakain yung ano mo, kinakain yung ano tawag dito, yung budget mo, instead na paikutin mo doon sa product mo, kinakain ng ads. Yes po. Umabot sa ganun. Umabot sa ganun, diba? Bago makahanap ng product na win. Ah, ibig sabihin, dumating sa point na nag-start ka ng 50,000 yung iyong capital, tinry mong i-scale yung business mo, dumating sa time na hindi ka na, although may mga orders din, may mga pumapasok na orders. Kaso, hindi ka na ngayon makapagpaikot ng ng stocks mo kasi nga nauubos mo na sa ads. Kinakain na ng ads. Okay? So kaya, profitable, ano naman siya, well, win-win situation naman, both nung ating path. Kung sa kanan ka, high risk nga lang, pero if you done it right, then becoming a store owner is also profitable. So tinatawag ko siyang product-based business kasi wala kang business kung wala kang product. Tama ba, Sir Dan? Kung wala kang product at wala kang pang Facebook ads, wala. Talo yung store mo. Magsak yung store mo. Okay. Pero itong kagandahan. Kapag sa kaliwa ka, service-based business. Meron ka bang produkto? Wala. Service mo lang, knowledge-based, ang ano, knowledge mo lang ang ibibigay mo. Until such time, kaya ko siya tinatawag na low risk kasi until such time na ma-master mo na yung Facebook, until such time na ma-master mo na yung in and outs ng pagiging store owner, no? Meron kang dalawang option. Either you become a digital marketing agency owner or store owner. Meron kang physical or meron kang online store. So pwede ka diyan sa dalawa. No? Dalawa yung options mo. Pwede kang maging agency owner or maging store owner, kaya siya low risk. Right? And then you'll get monthly income na guaranteed kapag ka meron ka client na nakuha. Tama ba ako? Sino yung VA dito? Sino yung Facebook Ads Specialist? So, siguro you would agree na high risk yung store owner, becoming a store owner, and mas low risk yung becoming a freelancer. And then eventually, shift mo siya kapag ka talagang ready ka na, meron ka ng budget for your store, meron ka ng budget pang ads. Hello po, nasa waiting room daw po mga friends ko. Thank you po. Waiting room, teka. As far as the participant here, admit all. Ah, okay. So, sorry naman. Sorry, Miss Kat. Ayan, na-admit ko na po sila. Okay. So, wala pa kasi akong, ano, ako lang lahat dito. Okay. So, na-admit ko na sila. Okay. So, alright. So, continue tayo, no? Now, if you're gonna join dito sa, yung mga newcomers, welcome po, ano? Welcome. Pasensya na kung naghintay kayo sa labas ng medyo matagal. Inom lang ako ng tubig. Okay, so, yung mga magjo-join po sa Digital Homie Academy, meron po kayong one of the member perks is spillover clients. Okay? Ibig sabihin po, yung manggagaling sa akin na client na hindi ko na kayang i-accommodate, automatic po yun kapag member kayo ng Digital Homie Academy, sa inyo ko po yun ibibigay. No? Ibig sabihin po, it's up to you to close that client. Now, kapag na-close nyo yung client na yun, wala po akong hihingi sa inyo ng singkong duling. Sa inyo po yung client na yun, and kung magkano po yung naging usapan nyo ng client, inyo po yun. Okay? So lahat po ng spillover clients ko, mapupunta po sa inyo. Katunayan po, yung Upwork profile ko, nakasarado na kasi ang dami pong nagre-request na client, hindi ko siya kayang i-accommodate. Hindi ko na siya kayang i-accommodate. So ang gagawin natin ngayon, anyone who will join the Digital Homie Academy, isa po sa perk ngayon na hindi po kayo maghahanap ng client nyo, o maghanap din kayo ng client nyo of course, but
one of the member, one of the perks of the member is a spillover client. Right? Ayos ba tayo dyan? Ayos ba tayo dyan? Ano naman? Thumbs up button naman dyan or anything na all right, Mark Joshua. Salamat. Okay? Yes, sir. Salamat. Okay. So again, I want to know more about you. What are your struggle as a virtual assistant? Ano yung mga struggle mo? Bakit hindi ka makakuha ng clients? Again, at the beginning of this online meetup, it's not about me. It's all about you. Gusto kong maintindihan kung bakit hindi ka pa nakakuha ng client. At ano yung mga ginagawa mo currently, bakit hindi ka pa nakakuha ng client? No? Kung Facebook ad specialist ka naman, bakit hindi ka nakakuha ng client? Or every now and then may makuha kang client, a month or two, may end yung contract mo. Or ikikik ka na lang ni client. No? Yung mga scenario na bagay na gano'n. So gusto kong maintindihan yan. And again, kung excuse me, kung e-com business owner ka na, ano yung mga struggles mo at the moment? Ano yung mga pwede kong maitulong ba? In terms of mga suggestions and anything. Pili ako ng isa, no? You can nahina sa English, mental block agad sa interview. Sir Marco, hindi ka nag-iisa. Nung ako po ay nag-iumpisa, need daw po may experience. Ayan, need daw po may experience, mahina sa English, mental block agad sa interview. Common problem to kasi I've been there than that as well. Nag-start din ako as mental block. And throughout the years, sabi ko nga sa inyo, dalawang taon yung learning curve ko. Throughout the years, nakabisado ko na yung mga tanong nila. At nakabisado ko na kung paano ko sasagutin. Hindi ko sinasabi na lahat ng interview ko ay napasa ko. Pero nung nakita ko yung sequence, nakita ko yung flow kung paano nila binibitawan yung interview, halos pare-pareho. No? Pare-pareho ng tanong. Tell me about yourself. How do you see yourself 5 years from now? As a Facebook ad specialist, what are the things that ano yung mga proud moments mo as a Facebook ad specialist? Yung mga tanong ba na ganun? Ano naman yung mga hindi mo proud moments? Mga tipong ganun. How much you have you spent in the Facebook ads platform? Nakabisado ko na, halos nandito na sa utak ko, paulit-ulit na lang silang tinatanong. Meron ding why should we hire you? No? Why shouldn't we hire you? Kaya tricky question yon. Bakit ka namin tatanggapin? No, as a Facebook ad specialist. Tapos biglang tatanungin ka, bakit ka naman hindi ka namin dapat tanggapin? Ano yung quality mo na hindi ka dapat namin tanggapin? Di ba? Tricky yung question na yan. So, anong ginagawa mo sa mga panahong wala kang work? Miss Kat, nung wala akong work, bigyan ka lang kita ng nung backstory ko. Sabi nung misis ko nung that time, kasi struggling nga ako, bumalik ka na lang kaya ng Dubai, mag-OFW ka na lang kaya, sabi niya gano'n. Kasi wala na eh. Halos lahat ng industry, pinasok ko na eh. Nahihiya na ako na makita ng mga co-worker ko na, ay, magre-resign ka, tapos dito ka lang din naman pala babagsak. Diba? Parang, ayoko na ng moment na gano'n. Kaya lumilipat ako ng industry. Hindi mo ko makikita sa isang industry, tapos nandoon ulit ako, wala tayo ako sa ibang company. So siguro twice lang ang nangyari sa akin yan. So, anong ginagawa ko nung wala pa akong work? Nag-practice ako na nag-practice. No? Marap ako sa salamin. Kinompile ko lahat ng mga questions na tinatanong, binabato sa akin during interview. Sabi ko, ano yung common questions na lumalabas? And ang ginawa ko noon, nag-type ako ng notepad. Nalagay ko dun yung questions na binabato sa akin ng interviewer at yung mga possible na sagot.
No? And bawat interview sa akin, ina-analyze ko kung ano yung mga mali kong naisagot. No? For example, how do you see yourself 5 years from now as a Facebook ad specialist? Pag sinagot mo, I want to become an e-com business owner. I want to start my own e-com business. Dalawang client lang ang posibleng makakatanggap ng sagot mo. Yung client na open-minded, sabi ng isang client na yon, magiging, kung Facebook ad specialist ka and you want to become an e-com business owner, meron kang business mindset. Definitely, you are fit for the role. Kasi nga, meron tayong same mentality. Kasi as a business owner, I want to have the same person, the same mentality as mine. No? Pangalawang person, pangalawang interviewer, yung hindi open-minded. Wala po tayong power-power na sinabi kong open-minded. Hindi po tayo power-power dito. Baka mamaya, misinterpret nyo. So, yung pangalawang interviewer, posible kang tingnan niya as competitor. Gagawin mo lang akong benchmark, gagawin mo lang akong guinea pig, or gagawin mo lang akong pagpapraktisan mo lang ako. Ang iniisip nun, pagpapraktisan mo lang ako. So, definitely, hindi kita tatanggapin. So, yung mga scenario ba na ganun, nakita ko na sa dami kong interviews, sa daming failed interviews ko na pinanggalingan, nakita ko na kung paano mo ma-check kung ano yung isasagot mo. Kasi papakiramdaman mo yun eh. Kung business mindset siya, kung business mindset ang kanyang pag-iisip, definitely yung isang ang ako po sa assessment ang hirap. Okay, Mark, pagdadaanan mo talaga yung assessment. Pero darating yung time kapag naka-establish ka na ng portfolio mo, hindi mo na kailangan pagdaanan yun. Ikaw na mismo ang mamimili ng client at ikaw na mismo ang magta-turn down ng offer. No? Sa una talagang sa assessment kasi makikita mo eh. Makikita mo na madalas, sorry to say, pero pagka maraming assessment, malamang sa malamang ang nagpa-process diyan ay kapwa mo Pinoy. Tama ba ako, Sir Mark? Pag ang daming assessment, pag yung sobrang ang daming proseso, malamang ang HR diyan Pinoy. Tama ba ako? Ayos ba? True, di ba? Sir Mark, Joshua, Sir Mark. So, pag Pinoy ang ang HR, well, hindi ko sila masisisi kasi trabaho nila yon. Trabaho nila yon as an HR. And definitely, kung ano yung natutunan nila sa... Kasi yung mga yan, yung mga nagpa-process na yan, galing din sila sa corporate. Dating HR din ang corporate yan. So definitely, yung natutunan nila sa corporate, i-apply din nila yon dito sa... sa online. Posible po ba kahit wala pa experience pero napapaganda mo ang portfolio mo dahil sa mga training or skills na natutunan mo by self-study or mga paid classes? Posible po, Miss Annabelle. So, posible po. Kasi nag-start ako nang wala akong experience. Ang alam ko lang noon is mag-boost post. Ang alam ko lang po noon ay mag-boost post. Tapos, ito pa yung isang problema. Kapag ka Facebook ad specialist ka at nag-apply ka doon sa nakita mo lang na opening Facebook ad specialist, tingnan mo muna. Ano ba yung opening ba?
Baka mamaya, junior Facebook ad specialist ka, ang ina-applyan mo ay expert or senior role. So definitely, paano ka makukuha? Mali agad yung positioning mo. No? Hindi mo kasi again, binibenta mo yung sarili mo dito. Now, it's up to you to how to sell yourself. Kung hindi ka marunong mag as a Facebook ad specialist, taga-benta ka eh. So again, paano mo mabebenta yung product ni client kung sarili mo nga hindi mo kayang ibenta? Agree ba? So, hanapin mo yung market mo, hanapin mo yung client na bagay sa iyo kasi makikita mo naman eh, we are looking for a junior Facebook ad specialist. Definitely, bagay ka doon. Kasi nga, junior, so ibig sabihin, hindi lang masyadong expectation in terms of deep knowledge about Facebook. And again, doon ka matututo as a beginner. Kasi kapag pumasok ka dito sa training program ko, hindi ko maituturo sa'yo lahat about digital marketing, about Facebook ads. Kasi bawat client may sarili-sarili silang proseso. May sarili-sarili silang tools na ginagamit. So pag sinabi ko sa'yo dito, ito yung gamitin natin. Ito kasi yung bagay dyan na integration. Pagdating mo dun sa actual, iba. Pag may matisod ka na client na gumagamit ng GHL, kunyari, yung Go High Level. So, hindi mo matututunan lahat-lahat yun sa isang upuan lang or dito sa mentorship na to. Dahil pag pinakawalan kita, pag binitawan kita at binigyan kita ng client, definitely yung mga itinuro ko sa'yo, nandoon pa rin naman yun, kaya lang may mga bagong lessons yan inside that agency. So ibig sabihin, yung proseso nila, yung kanilang tools na ginagamit, magkaiba. Iba-ibang agency, iba-ibang tools na ginagamit. Posibleng yung isang agency ang ginagamit nila, lead pages. Posibleng yung isang agency ang ginagamit nila, click funnels. Posibleng yung isang agency ang ginagamit nila, Wix. So, again, hindi mo siya makatututunan lahat dito sa mentorship program. But you will gain the knowledge from basic to advanced at paano mo i-integrate lahat ng mga tools na yon. Kasi in reality, pare-pareho lang siya. Okay? Meron kasing magaling sa technical in terms of technicalities ng Facebook. Pero pagdating sa interview, doon lumalagapak. Meron namang magaling sa interview, pero pagdating sa technicalities ng Facebook ads, simple lang din. So dapat may balance ng dalawa. Magaling ka sumagot ng interview at magaling ka din mag-optimize ng ads. At learning process pa rin yun, learning curve yun. Pag nandoon ka na sa actual, hindi lahat ng business pare-pareho. So dapat mong kailangan mo maintindihan kung ano yung tipo ng business na pinapatakbo mo kasi merong brick and mortar. Pag brick and mortar, mga local businesses yan. Local business like chiropractor, spa, salon, hospital, clinic, doctor. So brick and mortar business yon. Iba ang orientation ng local business sa e-com. Pag e-com ka naman, ROAS lang ang ano mo, ang anong tawag dito, ang babantayan mo sa e-com, ROAS lang. While brick and mortar, mas mahirap yon kasi meron kang tinatawag, kunyari, lalo kung coaches, may tinatawag na show up rate yun. May sinatawag na show up rate, may lead to conversion rate. Yun nga, yung show up rate, magkano yung conversion rate nung nag-show up. So, kasama rin yun sa mga metrics na i-compute mo. So, Sir Ronald, need po nila ng mga samples na ginawa mo. Of course, kung need po ng samples na mga ginawa mo, kapag ka nag-join ka dito sa Academy, Digital Homie Academy, you will have the samples. Kasi bibigyan kita ng homework, and again, kung merong requirements, merong client na nag-invite sa akin for the role at hindi ko na kaya accommodate, pwede ko ipasa sa iyo. And then kapag na-hire ka, huwag kang mag-alala kasi
All throughout, kasama mo ako dun sa, anong tawag dito? Dun sa client na yon. So you'll get advices from me. And of course, hindi ko kayang solusyonan lahat ng problema ng client na yon kasi hindi naman ako yung mismo na hire ng client. Pero I can guarantee the client na, hey, Mr. Client, ako nag-train ito. So definitely, you can get him, you can hire him as your junior Facebook ad specialist because anything that your freelancer or your Facebook ad specialist na kakailanganin is manggagaling din naman sa akin. But of course, ikaw yung mag-optimize nun, guidance lang ako. Okay? So you, hindi mo po problemahin kung wala kang samples na nagawa kasi magkakaroon at magkakaroon ka ng mga samples dahil ipapasok kita dun sa business account ko and then you will be optimizing the campaigns as if na ako yung client mo. Ako yung magiging client mo. Okay? So, kasama yun sa training and then, of course, definitely, magkakaroon ka ng sarili mong client. And, of course, hindi ko ginagarantee na agad-agad may client ka. But, of course, you need to be able to undergo training kasi magkakaroon tayo ng mock-up interview. Ako mag-interview sa'yo. And titingnan ko kung paano masagutin yung mga interview. Magkakaroon ako ng series of questions. Magbibigay ako ng feedback kung ano yung mga kailangan mong baguhin sa sagot mo. Ano yung tamang sagot. Again, hindi naman ako fluent mag-English. No? May mga grammatical errors din ako. Katulad ng ninyo, lahat ng nandito, kung meron man dito na hindi confident sa English nila, barok din po ako mag-English. Ako po ay hindi naman po ako Tagalog talaga. I'm from Bicol. Bicolano po ako and from time to time meron akong mga matitigas na salita na sasabihin dito. So huwag niyo lang ako pagtawanan kasi po ako ay hindi naman purong Tagalog. Nakapangasawa lang po ako ng taga Bulacan. Okay? So again, tuturuan ko po kayo kung paano sasagutin yung mga interviews. And of course naman, huwag niyo naman ako ipapahiya pagdating doon sa optimization kung nakapasa nga kayo ng interview, hindi nyo naman kabisado yung lessons, eh baliwala rin. Baliwala po yung inyong effort. And again, yung mga lessons po, nandoon po sa aking website, ituturo ko po sa inyo mamaya. Okay? So Sir Ronald, si Ma'am Sen, bakit po kahit pasado na ako sa assessment nila ay may congratulations, pero until na wala pa rin tawag o clients na nabibigay sa akin. Hindi na nila ako napabalikan ilang buwan na. Okay. May mga instances, kamukha nung isa kong client na 2 months ago na siyang nag-contact sa akin. Kinontact niya ako 2 months ago. Then nakareceive ako kahapon lang ng feedback na, hey, Clarence, kasi this client is a startup agency. He's from Germany. So startup agency siya. And then sabi niya, meron na daw mag-onboard na client. So first client niya. Kasi itong mga client na to, mga agency owner din to na struggling din na to get clients. Now, for them to be able to hire you, kailangan din nila kasi ng client din. Ano, ikaw nangangailangan ka ng client, yung agency owner din na startup company, kailangan din nila ng client. So definitely, hintayin mo yun. Now, so huwag ka mawala ng pag-asa na meron ding mag-ana sa iyo mag-hire. It's just so happen na may mga times na anong tawag dito na wala pa rin sila client. Normal 'yon, normal 'yung ano na 'yan. And then kung nag-congrats na talaga sa iyo tapos 6 months na wala pa rin, give up ka na. Hanap ka ng iba, huwag mo antayin 'yon. As long as na hindi ka hina-hire nung nag-congratulations sa iyo nung 2 months ago. Go ka pa rin. Hanap ka na hanap ng clients na bago. Okay? Goods ba tayo, Miss Sen? No? So, Sir Ronald, okay, nice. Okay, perfect. May other set of training po ulit for mock interview. May fee po ba? How much? Meron akong free training dyan sa, mamaya pag-usapan natin. I'm not gonna be selling you anything dito sa, again, dito sa ating lessons. As much as possible, ayoko magbenta sa inyo ng course. Although, of course, aminin naman natin, of course, may catch din dito sa dulo. Pero
ayokong makita nyo agad na parang may binibenta to sa akin. So, of course, meron doong free training. Makikita, ituturo ko sa inyo mamaya. Okay? So, may another set of training pa po ba? How much ang fee? Again, wala akong kukunin dito sa training nito kasi as a matter of fact na nagbigay pa nga ako ng winners. Makakuha ng dalawa, tigda dalawa na winners. Again, kung yung mga sa bago na nag-join, check Digital Homie na Facebook page. Kung hindi pa kayo nakakapag-comment doon ng number nyo, ng friend's name nyo, at kung anong number kayo, kasi mamaya i-raffle natin yon kung sino man nanalo. Kung sino man nanalo ng Digital Scientist na course, 10,499 ang course ang worth noon, pero you're gonna have it for free. From beginners to advanced lessons, live po yon. Gagawin po natin ng live. And dalawa agad kayong mananalo doon. Tapos dalawang seniors Facebook Ads Specialist course na worth 2,499, you'll get that for free as well. Okay? And may recorded lessons na doon and may live training sessions din po yon. Free yun yung makukuha. And dalawang winner ng GCash worth 500 pesos. Dalawa po yun, 500 kayo, so total of 1,000. Okay, at the end of this training. Okay, again, ito nga yung nasabi ko sa inyo kanina. And ito yung mga, everyone can access the Facebook Ads Junior Strategist course. Okay? Ayos ba tayo doon? So, dito, okay, so, punta kayo din sa Facebook page habang Digital, habang ituturo ko kayo din sa website. Okay, so again, okay, may 11 comments na dito. Good. So tingnan natin. Hey, it's relevant. All comments. Ayan. So, pag nadoble yan, no? Pag nadoble, kung sino yung unang mag-comment, siya po yung, halimbawa, number 7 kayo pareho. Kung sino yung number yung unang nag-comment, siya po doon po mapupunta yung price. Okay? So, number 7, from 3 and 4 to 7 kasi, 3 na po ang 4. Walang number 1. Sino number 1? Wala nag-comment ng number 1. Sino yung... Okay, mamaya. Oh, no problem. Pwede nating iyan na yan. Number 2, number 10, number 5. Wala naman na doble, no? Number 11. Ayan, may number 1 na tayo dito. Basta to importante, walang na doble, no? Okay? So, okay. Now, sino po ang Android user po dito at Google po ang gamit niya or Gmail po ang gamit niya? Naka-mobile phone para at least ma-ano po natin, ma-i-guide po natin kung ano. Mark Joshua, okay. Mark Joshua, bigyan kita ng sharing options. You can try to share your screens. Ayan, si Sir Marco. Okay, nauna si Sir Mark Joshua. Unahin natin si Mark Joshua. I'll stop sharing my screen. Try to share your screen. And turo ko sa iyo yung kung paano mo ma-access yung course for free. Okay? Nabigyan kita ng sharing options na you can try to share your screen. Alright. Okay, Sir Mark, punta ka ng Digital Homie Academy na... Ay! Ano to? Teka. Kailangan mobile phone din eh kasi for the benefit of other use. Ah, sige, okay na. Try na natin kasi i-download natin yung app eh. Ah, sige, ganito na lang. Since nandito ka na, naka-share screen ka na, you are using the desktop. And then we'll try si Sir Mark, sino ba yung isa? Kanina. May dalawa yun eh. So, yung desktop ikaw tapos yung isa using the mobile. So try to go to digitalhomie.net. Type mo dyan sa search bar, digitalhomie.net. Okay? So ito yung desktop view, no? Punta ka sa online courses sa taas. Everyone can access this, okay? So scroll down mo siya.
And then yung beginner, yung introduction to digital marketing, free po yan. Tapos yung beginner's guide, junior strategist, free din po yan. Okay? So let's try to open the beginner's guide, yung junior strategist course. Start course mo po yan. Free po yan. Anyone can access. Lahat po na nandito ay ma-access niya po yan. So click mo yung join button. And then, ayan, click mo yung join button again. Ano po ang gamit nyo? Naka-Gmail ba kayo? Yan, sign up with Google ka. And then, the message, yan, sige, choose mo yung Gmail account mo. Try lang natin mag-load. Okay, click mo yung select. And then get plan. Since free naman yan, you can proceed naman. Get started. Okay, yun po yun pag desktop po ang ginamit mo. So you can find your lessons on the left. Click mo yung learn the basics of Facebook advertising. So nandiyan dyan na po yung lahat ng guides. Okay, so pwede nyo po yan panoorin. Free po yan. Lahat po nang nandito ay can access yung training po na yan. You can navigate the everything. So may bonus lessons po dyan sa baba. And everything is in there. So pwede kayong mag-start as a Facebook Ads Mini Buyer dyan sa free lessons po natin. Again, dalawa po ang free, yung Introduction to Digital Marketing and yung Beginner's Guide, yung tinatawag nating Junior Strategist Course. Okay. So, stop sharing ka naman, Sir Mark, and then si Sir Marco Manuel naman ang ating papashare po ng kanyang screen. You can share na rin yung screen, Sir Marco. If you're using mobile, you should be able to, para at least makita natin kung paano yung navigation pag mobile. Kasi you can download the app. You have to transition from, kung gamit mo desktop ngayon, try to use the mobile, yung cellphone mo mismo. Let me know if you have trouble sharing your screen, Sir Marco. Ayan. So go to the Google Chrome, search the yan, pwede mong kasi Linktree mo nandiyan eh. Punta ka na lang sa Google Chrome and then type mo yung digitalhomie.net. Okay. Digitalhomie.net. .net. Yan. Okay. Then open mo yung browser mo. Then click to join the academy. Okay, and then look for the junior specialist or junior strategist na course sa baba. Yan. Okay, click mo yung start course. Ayun na siya, nasa Mobra ka yata. I-up mo ng konti. Sa taas. Yung junior yan. Beginner's guide, junior strategist. Baba ka ng konti. Yep, yan. Click mo yung start course. Pwede nyong sabayan no, yung mga nandito. No? Tapos baba ka. Click mo yung join na button. Sige. Tapos, then, if you're using your Gmail account, try to log in via your Gmail account. Okay.
Okay, select mo lang yung plan. Okay, get plan. Get started. Ayan. So, okay na. Join na tayo dito. Right? So, you can see all the lessons dyan. Simula sa introduction hanggang sa baba. Okay? You can try mo nga kung madadownload mo yung app ni Wix sa baba. Dapat supposedly na-download natin yung app. So, pwede naman siyang punta ka ng Google Play. Sige, exit ka muna. Punta ka ng Google Play. Tapos search mo dyan Spaces by Wix. Tapos by space muna, di ba? Spaces by Wix. Ayan. Ayan. And then install mo siya. And no, don't link your PayPal account. Skip mo lang. Okay? So pwede mong ma-access yung trainings gamit yung mobile mo. Kahit saan ka magpunta, basta't may data ka lang, pwede mong ma-access yung mobile, yung trainings via mobile using the Spaces by Wix app. Okay? Tayo mo lang yung ating download. Anyone can sundan niyo yung ginagawa ni Sir Marco. Pwede niyong i-download na yung Spaces by Wix apps. Tapos pwede kayong pumunta ng digitalhomie.net and look for Introduction to Digital Marketing or Facebook Ads Beginner's Guide o yung tinatawag nating Junior Strategist. Okay. Dumating pa din pala sa point na yung gamit ko lang noon ay data. Cellphone data. May kwento ko lang. Nung nag-uumpisa ako, dahil gustong-gusto ko nga maging Facebook Ads Specialist, nung nag-uumpisa ako, nakigamit ako ng PC ng kapitbahay na may mabilis na internet. During interview. Kasi tatanungin eh kung anong gamit mong PC, kailangan maparaan ka din eh. Kasi wala nga akong PC nun. Although may laptop na ako nun, pero yung laptop ko yung talagang mumurahin lang na 13,000. Regalo pa sa akin ng mother ko yan. So, ayun, nung interview ako, nakigamit ako ng net, nakigamit ako ng PC na medyo mataas ang specs. Nung maipas ako na interview, doon ako sa laptop gumawa. Gamit yung data, cellphone data ko. Wala pa kami internet nun eh. As in, naglo-load lang ako ng 50 pesos na GoSurf. Tapos since mabagal ang internet dahil up and down yung bahay namin, mabagal yung net. Ang ginagawa ko nun, tinatali ko yung cellphone ko sa plastic. Tapos isasabit ko siya doon sa bintana ng bahay namin sa second floor para makasagap lang ng net. Kasi nga sobrang bagal ng net eh. Doon ako nag-start. As in talagang gapang. So kung ano man yung pinagdadaanan nyo, pinagdaanan ko rin lahat. Baka mas malala pa. So, yun, yung don't give up mentality, siguro maaano nyo na lang, maa-adapt nyo na lang yun over the period of time. Siguro maa-accept nyo yung mga rejections. Parang, sa una kasi ang sakit eh. It hurts eh. yung tipong halos na-submit mo na lahat ng lahat ng job openings sa Upwork, sa online jobs.ph.
Pero talagang ano eh, parang ayaw sa'yo ng tadhana. Dumating din sa point ko yun na ano, because you're ma-search yung digitalhomie.net. Ah, hindi mo kasi siya isi-search yung ano. Ang importante kasi, importante, naka-join ka muna as, anong tawag dito, naka-join ka muna as participant doon sa website bago mo ma-open yung app. O naglag lang ba tong ano, naglag lang ba itong 94% si Mark, Sir Marco ba tong nag-share screen na. So tayo natin tong mag-load, malapit na. So pag na dahil naka-join ka na as participant kasi doon sa website, pwede mo nang ma-access 'yon kapag ka na-install mo 'yung app. Kasi pag inuna mong install 'yung app, tapos hahanapin mo 'yung Digital Homie, hindi mo talaga siya makikita. Mauna mo dapat na maging participant ka muna bago mo i-download 'yung app. Okay, click mo 'yung Open Sir Mark. Okay, sign up. Try mo mag-sign up. Continue with Google pala. Ayan, continue with Google. By this time, dapat na ma-access mo yan kasi nakapag-register ka na eh. Na doon sa website ko. So, dapat ma-access mo yan dito sa ayan. Get started ka. Next. Next, go to my site. And then manage. Get your site discover. And owner ka. So, teka. Balik ka doon sa Digital Homie. Dapat ma-access mo siya. Then, i-back mo yun. I-back mo siya sa yung 3 dots pala. Ay, 3 lines, sorry. Sa taas. Yan, yung 3 lines sa taas. Try mo i-click ulit yung online courses. Then, try natin yung yung Introduction to Digital Marketing. Tapos supposedly meron lalabas din ano eh, na download the app. So click mo niyan sa baba, sige, baba mo muna. Wag mo muna i-click yung join. Ayan oh, go to the app. Yep. Download and view. Yan, Spaces by Wix, choose mo 'yan. Join now or join. Yan. Continue. Okay. Awesome. Perfect. So importante na pwede mo na siyang ma-access through your mobile phone. Basta't meron ka lang data, pwede mong ma-access yung training. Click mo yung join, kapatid. Yung join button sa baba. Pwede mo ma-access yung training using the Wix Spaces by Wix app. No, nandiyan yung steps. Ayun oh. So, taas mo ng konti, kapatid. Ayun oh, yung steps. Click mo yung steps. Yan. Yan. So makikita mo na yung lahat ng natin diyan, trainings, no? So yung welcome message nandiyan na rin, Introduction to Digital Marketing, etc., etc. So lahat ng lessons matututunan niyo diyan, and then you can try to navigate everything using the Spaces by Wix app. Okay? Ayos ba tayo? Nakasunod mo lahat?
Kung hindi nyo masundan ito, yung recording ng training, ipopost ko to dun sa Facebook page ko. Try to follow yung aking Facebook page, no? Try to follow kasi ipopost ko. And then, Digital Homie Academy, no? Yung mga hindi pa member ng Digital Homie Academy, you can try to find the Facebook group Digital Homie Academy. Okay? So, i-accept ko kayo dito. I'll be sharing my screen. Try to share yung screen ko ulit. Okay? So, try to look for Facebook group Digital Homie Academy. And then, ipopost ko din dito yung recordings natin ngayon. So, anyone can go back to this recording. Okay? Ayos ba tayo? Okay, mamaya ko ni-accept no para hindi tayo maubusan ng oras at medyo gumagabi. So, ano, gusto niyo na bang i-raffle yung ating winners? May questions pa? Merong bang mga gustong malalaman kung anong tawag dito? Ano yung mga strategies? Anything na struggle ninyo as a freelancer? Pwede nating pag-usapan ngayon before natin i-raffle. No, pwede pong mag-unmute kung sino yung gusto magsalita. Anyone? Paano sir strategy nyo sa Upwork ma-hire without interview? Yung nakita ko po sir sa TikTok nyo. Okay. So basically, thank you so much ano, Sir Mark. Importante kasi na na-optimize nyo yung profile nyo sa Upwork. Ibig sabihin, nailagay nyo yung introduction video nyo doon, naka-embed. Ilalagay nyo yun sa YouTube nyo. Gawa ka ng YouTube account nyo. Tapos i-upload nyo yun as unlisted para hindi nakikita ng ibang tao kundi yung napagbigyan nyo lang ng link, which is yung supposedly yung client nyo. Yun lang ang ilalagay nyo na i-embed nyo kasi yung sa Upwork nyo. Ayoko ipakita dito yung Upwork profile ko kasi baka mamaya ito yung magiging problema kasi anong tawag dito? Nagiging copy-paste, no? Yung karamihan ng freelancer, copy-paste, nangungopia ng portfolio ng iba. Ang gusto ko kasi magkaroon kayo ng sarili nyong identity, no? Magkaroon kayo ng sarili nyong identity based doon sa personality ninyo. Yung ginawa nyong introduction video, yung kayo, hindi ako. Kasi ano yun eh, lalabas at lalabas yun kapag doon sa mismong client, pag in-interview na kayo, mararamdaman ng client niya yun na hindi kayo yun eh. No? Binibigyan ko lang kayo ng tips kung paano nyo i-optimize yung Upwork profile nyo para ma-hire kayo ng hindi kayo ini-interview. Kasi doon pa lang doon sa introduction video nyo, nabigay nyo na yung value nyo as a freelancer. Ibig sabihin, makikita agad ni client, may potential tong bata na to. So, ibig sabihin, without you hopping on a Zoom call para lang interviewin ka, parang na-interview ka na rin ni client kasi nandoon nga yung video mo eh. Available yung video mo. Pag tinignan mo yung profile mo, nagbigay ka ng introduction ng sarili mo, my name is ganito, ganyan. This is what I can do for your business. Importante kasi na as a freelancer, hindi yung ang mindset mo makakuha ka ng client at makakumita ng malaki agad. Dapat ang mindset mo, paano mo matutulungan yung client mo. Yun ang dapat unang mindset mo. Kasi, pansinin nyo, yung nilagay ko ditong code dito sa about section. Pag pinuntahan mo yung about section na to, nilagay ko dito, sabi ko dito, you can have everything in life you want if you will just help enough other people get what they want. Sabi ni Zig Ziglar. So ibig sabihin, makukuha mo lahat ng gusto mo sa buhay kung matutulungan mo
ang maraming tao na makuha yung gusto nilang mangyari or yung gusto nila. Okay? Paano mo sila matutulungan sa gusto nila? Hindi yung paano mo makukuha yung gusto mo. Yun muna ang dapat naging mindset mo. Kasi kung makita ni client na, matutulungan ako nito as a Facebook ad strategist kasi alam niya yung sinasabi niya. Alam niya kung paano niya i-deliver yung sarili niya. Alam niya yung he knows his craft, sabi niya. So ibig sabihin, kahit na hindi ka interviewin, may makukuha ka ni client, no? Ilalagay mo doon yung specific na kaya mong solve the problema kasi si client hindi marunong mag Facebook ads. Yun laging ilalagay mo sa mindset mo. Si client hindi marunong mag Facebook ads kaya kanya hinahire. No, kasi kung marunong yung client mag Facebook ads, di sana yung client na lang nagpatakbo ng ads niya. 'Di ba? Again, may mga client din na digital marketing agency owner, definitely expect mo na yan na marunong talaga mag-Facebook ads yan kasi doon sila galing. Naging freelancer din yung mga yan. Naging freelancer sila at nagtayo ng sarili nilang digital marketing agency. At dahil marami na silang clients na hinahandle, hindi na nila kayang mag-absorb ng daily routine ng pag-optimize ng ads. So definitely, kailangan nila into someone na mapagbibigyan nung trabaho nila as a Facebook ads media buyer. Kasi hindi na nila kaya eh. Dalawang client lang ang makukuha mo sa Upwork. Client A, digital marketing agency owner, definitely kung yun ang makukuha mong client, dapat knowledgeable ka about Facebook ads kasi kung hindi, nakuha mo nga si client, pero hindi ka magtatagal if fire ka ni client kasi nga, wala kang alam. Alam mo, naipasa mo yung interview, kaya mong i-present yung sarili mo. Pero wala ka namang alam pagdating mo dun sa actual na trabaho. Paano yun? So dapat balance yun kung paano mo malulusutan yung interview. Pag nalusutan mo yung interview, paano mo naman i-optimize yung kanilang campaign? Paano magkakaroon ng mindset na matulungan yung client na ma-optimize mo yung kanilang campaign. Client B, ito yung mga wala talagang alam sa Facebook ads. They know they are a business owner. For example, meron silang salon. For example, dentist sila. And they want to get more clients. They want to get more appointments. Pagbibigyan niya pa ba ng attention yung Facebook ads? Eh, ang dami-dami niya nang ginagawa as a dentist. Ang dami-dami niya nang ginagawa as a chiropractor. So definitely, kailangan nila ng Facebook ad specialist who can help their business get more leads to be able to convert them into a paying customer. Naku, yun yung point. So ibig sabihin, ang mindset mo dapat paano mo sila matutulungan, hindi yung kung paano ka makakakuha ng napakaraming clients at kumita ng limpak-limpak dito sa freelancing. Wala pong ganun. Hindi po two-way process po yun. So kung may nagsasabi sa inyo na makakuha ka ng client. Madali lang yan. Nakakuha ka nga ng client. Anong ginagawa mo doon sa loob ng client? Diba? Paano mo matutulungan yung client mo? Eh, hindi mo nga alam kung paano mag-setup ng ads. Paano mag-create ng graphic design. Diba? So, step-by-step process po tayo doon. Okay? Sana nasagot ko yung question mo, Sir Mark Joshua. And again, kung may mga questions pa kayo, let's talk about more of it. Kung meron pa kayong mga questions, ano yung struggle nyo? Yes, Ma'am Sen, may meron kaya tang sasabihin. Sir, sir po ako. Sige po, fire it away. Ay, sir, ano ko lang. Napansin ko lang, sir. Sir, sa academy nito, matutulungan nyo pa kami na makakuha ng direct live, hindi na pang dinadaan agency. For example, ang target ko po is mga doctor, real estate. Okay, kung tama yung dinig ko, medyo choppy po yung dating sa akin, pero as far as I can, parang grounded, Miss Annabelle, tama po yung
Sige, paki-mute mo muna Sir Mark, no. Paki-mute mo muna yung speaker mo. Kung tama yung ano ko, yung intindi ko, matutulungan ko ba kayo makakuha ng client? Opo, kasi yung spillover nga na tinatawag na sinabi ko kanina, client yung one of the member, one of the perks as a member is yung client spillover. Ibig sabihin, kapag may client po ako na kinukuha yung services ko at hindi ko na po kaya yung actually, totoo lang, ang dami-daming nag-message sa akin sa Upwork. Ngayon, wala po akong mapagpasahan nung client kasi wala. Wala akong mapagpasahan. So, kung member ka ng Academy, definitely you'll have that perk as a member to get that client. Ibabato ko sa iyo yun kasi meron dun sa Upwork na option wherein if you want to decline this off if you want to decline this interview, you can refer a freelancer. No, you can refer a freelancer and definitely you'll get that as one of the perk as a member. No? You will get that imbes na ako yung interviewin ni client, ipapasok ko yun sa'yo. Ikaw ang magpapa-interview kay client, paano po maging member? Just finish your training na free. Meron pong paid membership. Okay? So, punta ako dito sa online courses para at least, since nagtatanong na rin din naman kayo, dito, again, anyone who wants to learn about the basics of digital marketing or Facebook ads, you can access this course. Okay? Now, if you want to become a member, go to the advanced lessons. May fee po ito na $2,499. Okay? Kung hindi ka makuha as doon sa raffle natin mamaya, you can click this course. No? Ang price po nito is $2,499. Okay? Now, kung gusto mo maging member, nasa training, may training ako dito sa senior specialist, makukuha mo yung training na yon kapag kinuha mo itong senior specialist course na ito. Okay? Nando dun sa training yon, makukuha mo yung training na yon. Now, kapag ka nag-join ka as expert level o yung digital scientist, unlimited learning sessions po ito. Okay? O, isa-isahin natin tong advanced lesson senior specialist. Kung ano yung makukuha mo dito. Training modules natin, learn the Facebook ad metrics, how to create your own website and portfolio, learn analytics and attribution models, the sales funnel and customer journey map, scaling techniques in manual bids, sales reports and data management, the Facebook Power 5 explained, copywriting tools and techniques, the psychology of selling, the customer behavior and buying process, and so much more. Ito, work in progress ito. No? Ibig sabihin ko, pag binili mo tong senior specialist course na ito, any additional na lessons dito ay makukuha mo siya. Hindi without you paying, nakalagay dito, once you buy the advanced lessons, you are entitled to all the succeeding lessons and will add more lessons without you paying more. Okay? Right now, there are more than 60 plus steps. Yung iba dito, ito, buo na to, learn the Facebook ad metrics. And then, itong succeeding lessons na ito ay live ko po siyang gagawin. Okay? Live ko po siyang gagawin kasama po nung mananalo mamaya ng yung winner po natin nung without them paying the digital scientist course. Now, doon sa digital scientist course, ito po ay live training sessions po ito. No? So, digital scientist $10,499. Again, yung dalawang winner na makakuha mamaya, ito yung makukuha nila. Member perks po dito, unlimited basic to advanced training course, live training sessions, unlimited bi-monthly group coaching sessions or group coaching calls,
unlimited one-on-one live coaching sessions hanggat hindi ka natututo, one-to-sawa po tayo. No? Hanggat hindi ka natututo, unlimited po sit-ins po 'yon. So hanggat hindi halimbawa may client ka na. So live training sessions meron, papasok ka pa rin sa one-on-one coachings. By ma- okay, Miss Annabelle, okay. So swerte nga. Access to cheat sheets and secret hacks ng media buying techniques, okay? And then unlimited access to live training replays, access to online support, no? Office hours lang. Siyempre matutulog po tayo. Hindi naman po ako robot. Pero you'll get online support from my VA kung meron ka pong mga katanungan. Basta 8 to 5 p.m. lang po. Ano? And then, exclusive discounted price for upcoming courses po. No, kung, so, ibig sabihin, ongoing yung mga courses po dito. Kung may mga upcoming courses, exclusive discounted price sa inyo lang po yun. No? Hindi po makukuha to ng yung outside doon sa digital specialist or yung digital scientist na course. Again, client spillovers and referral. As a member, you'll get a chance to receive referrals from the course creator, ako nga po yun, and other Digital Homie Academy members. So, ibig sabihin po, kung members na po, alimbawa, may mga members na po tayo na kasama po doon sa Digital Scientist course, definitely po, mapupuno din po ng clients yan. At kapag hindi na po nila, anong tawag dito, hindi na po nila kaya i-accommodate yung mga clients na yun, sila rin po ang mismo magbibigay sa inyo ng clients. Ano, aside from me, makakuha din kayo ng referrals from other members. Okay? Pag-avail po ba yan, pati yung senior, kasama na rin po sa ituturo nyo. Kasama po yung senior as long as nandito po sa course. Ibig sabihin po, ang makukuha ng senior specialist kung ano po yung nandito. No? Kung ano po yung nandito. Then, outside po dito, outside po nung nandito, yung, kasi pag nabuo mo na to, of course, you have to upgrade doon sa digital specialist para meron ka pa rin live. Pero ang kagandahan po dito nung kukuha nung senior specialist course, live po ito. Yung succeeding sessions kasama po nung makakuha ng digital specialist na course. Live po ito mga to. Ito. Live training sessions yan. Ito recorded, na-record na po yan. Meron po itong ilang steps ba ito. Kaya... ilang steps na po itong senior specialist. Yung advanced lesson, senior specialist, 57 steps po yan. Yung learn the Facebook ad metrics, 57 steps po yan. Itong, itong module 2 hanggang 10, ongoing po yan. Live training nyo po makukuha yan. Hindi po siya recorded. Okay, live training niyo po makukuha pag kinuha niyo po yung anong tawag dito, yung senior specialist course na 2499. Okay? Malinaw po. May questions po tayo. Mukhang excited na sila sa raffle. Raffle na tayo. Ayos ba tayo? Raffle na? Type nyo yung yes para mag-raffle na tayo. Smart Joshua. ayan. Mag-ano muna ako. Ino muna ako ng tubig. Okay. Asan na ba ako? Ibig mo sabihin, kailangan na muna i-take yung senior bago mag-avail lang. Senior specialist po yun. Yung ito, senior specialist. Ang tawag ko po doon sa... tatlo po yan, ano, para hindi kayo maligaw. Okay. So, ibig sabihin, ay, sorry.
So, ibig sabihin, doon sa beginner's level, junior special, junior strategist po ang tawag doon. Free po yun. Junior strategist. Okay? Now, senior specialist po yung advanced lesson. Okay? Ito, beginner's guide, advanced lesson. Senior specialist po ang tawag. Okay? Ang tawag po doon sa expert level is digital scientist. No? Dalawa po ang makakakuha nito mamaya. And then, dalawa din po ang makakakuha nito mamaya. Okay? Lahat po, pwede nyo pong ma-access to ng free. Yung dalawa na to. Okay? And then, dalawa po ang makakakuha ng GCash. Okay? So, raffle na daw, sabi ni Miss Kat. Sige, raffle na natin to. Let's go! Excited pa sila. Okay, so... of course, kailangan po ng maging senior specialist muna bago ka maging expert level. Okay? Kailangan mo maging senior specialist bago ka maging expert kasi nandoon lahat ng basic. Okay? Sana nasagot ko yung question mo, Miss Annabelle. Okay? Ayan, mukhang ano na, raffle na sila talaga. Okay po, mas malinaw na. Okay. So, ilan po silang nandito? Most all comments. So, number, teka, ilan tayo dito? Number 12. Mukhang mahirap to ah. Isa-isa natin. Parang hindi kasi sunod-sunod yung ano nyo eh. Yung numbering nyo eh. Tingnan natin kung ilan tong nandito. Permission to speak po. Sige po. Number 1 is dalawa. Si Kuya Mark or si Sir Mark, nag-message siya ng number 1 pero nauna na po ako sa number 1. Okay, para fair in square, pwede niyo pang palitan yung number niyo, Sir Mark, para hindi po kayo, para masali pa rin po kayo. Okay? Okay, palitan po yung number niyo, pwede niyo i-edit yung comment niyo para po ay masali kayo sa raffle. Kasi kung number 1 po ang ano nyo, ang pangalan na ito, pareho kayong number 1, yung una pong nag-comment, yun po ang mananalo. Hindi po yung pangalawa. Although pareho kayong number 1. Nuggets po. Ayan o, dalawa yung number 2. Si Mark. So paki-edit po yung number nyo. 2 hours ago. Yung nauna pong mag-comment, huwag nyo na pong babaguhin yung number nyo. Okay, yung naunang nag-comment, huwag nyo nang babaguhin yung number nyo. Yung pangalawang nag-comment, pakibago po yung number nyo kasi po, yung unang nag-comment ang aking iraraffle. Number 2 po ito. Sino na po dito? Ako po yung nag-number 2 na nauna, yung may Andeng Del Rosario po. Ayan po, 1 hour ago yung comment. Nga, 14 minutes lang to si Mark with Sheila G. Astuvesa. So, paki-change po yung number ninyo. Sinong number 1? 1 hour ago. Meron kasing number 1 dito, si Sir Mark. Number 1 yung nandito. 20 minutes ago, so definitely hindi ka number 1. Paki-edit po yung number mo, Sir Mark. Yung merong comment na Jess Palejo, hindi po number 7, hindi po number 1 ang number mo kasi meron po number 1 dito sa baba. Si Miss Annabelle po ang number 1 hour ago. Okay? Okay. Number 21. Okay. So, number 4, reviewin natin ano, walang doble, refresh ko lang. Again, okay lang na ano, hindi sunod-sunod, basta't importante hindi kayo na doble doon sa numbering nyo. Kasi pag na doble kayo yung unang nag-comment ang i-award ang winner. Okay? Game na?
So siguro up to number 21. Sige, mag-aano ako ng number ng 30. Number 25 na lang siguro. 25. Teka. Asan na yung aking ano? Saan ko nga ba tinago yan? May ano tayo? May winning ano? Ano yan? Spinning wheel. Spinning wheel tayo. Ano ba ang gusto niyo ano hen? Anong gusto niyo? Yung GCash muna? GCash muna ba? Worth 500 pesos? GCash muna? Sige. Yes ba? Yes? Yes daw. Sige. Teka. Number... Punta ako sa ano? Bilang ako ng 25, teka. 25. 6. 1, 2, 3. Ano ang 20? Wala. 22, 23, 24, 25. Okay. Fold natin to. Bet the expert level. Sige, okay, raffle na natin ha. Number po ang number po ang i-select natin, no? Kung sino po ang makakuha ng GCash. Let's go. 1 2 3 go. Gusto niyo nang umalis ng BPO. Pasok ka dito, sir, kasi panigurado marunong ka nang mag-English. Number 22 ang nanalo ng ating GCash. Sino po iyon? Ang nanalo po ng GCash ay si... Sino yan? Balikan natin. Wala. Ala, 21 ako. Sige, sige. Teka, ulitin natin. So, walang 22 ha. Teka, tingnan natin. Walang number 22. Oo nga, mukhang walang number dito. Ah, wala nga. Walang number 22. So, 21 yung nag-ano kanina eh. Okay, walang 22. Okay, hanggang 21. Oh. Sige, game tayo ulit. May second chance. Okay? Yun na. Number 5, number 19. Awesome! Once lang po mananalo. Number 19. Wala rin? Walang number 19. Walang number 19. Okay. So, meron pa. Try ulit natin. Ano ba yan? Walang nakakakuha. Dapat bawasan yata yan. 21 lang. Ba't ang labig ng kamay ko? Number 10! Sino ang number 10? Oy, si Ramil Capus at si Mary Grace Lubguban. Congratulations, Sir Ramil at Sir Ma'am Mary Grace, dahil kayo po ay nanalo ng GCash. Okay? Take 500 po kayong dalawa na worth 500 pesos. Okay. Congrats po sa inyong dalawa. Congrats. 500. Sir Ramil and Mary Grace, paki-message niyo po yung Facebook page ko. Then, paki-send po yung GCash number niyo at padalan ko po kayo ng ting 500. Okay? Congratulations po, Sir Ramil and Ma'am Mary Grace Lubguban. Alright. Okay. Exciting. Now, mananalo, i-raffle na natin ang mananalo ng Senior Specialist Facebook Ads course. Dalawa din po sila. Okay, dalawa din pong mananalo ng Senior Facebook Ads Specialist na course. Raffle na po natin. Okay na ba? Game na ba? Type yes dyan. Type yes. Ayan na. Once lang po manalo ha. Yung hindi nanalo, yung nanalo na,
hindi na po sila pwedeng manalo. Okay. So, Rabola game. Si Miss Kat kinakabahan. Awesome, awesome. Number 24. Wala yata yung, wala tayong number 24. Tama ba? Wala tayong number 24. Hanggang 21 lang. Okay, game, game. So, ikot tayo ulit. Ikot, ikot. Okay? Dapat ng wheel. Ayan. Ikot po tayo. Ikot po tayo. Sige. May pakaba yung ano? May pakaba yung magic ball na yun. Number 13, 12. Number 12. Sino po ang number 12? Number 12 ay sino? Wala. Wala. Number 13 ang meron. Alright, alright. Meron? Sino? Number 12? Meron 12? Si Darwin Estumacchio. Nasaan? Ayun, may number 12. Okay, congratulations po, Sir Darwin and Carlos Magallones. Okay, so, panalo po itong dalawang ito. So, automatic po, makukuha nila yung senior specialist na course. Senior specialist na course. Okay? Sila pong dalawa ay makakakuha ng senior specialist na course. Okay? Awesome. So, Sir Darwin and Sir Ian, message mo ako. Message mo yung Facebook page ni Digital Homing and palagay po nung email address nyo po doon. Kung ano po yung email address. Congrats po sa inyong dalawa at kayo po ay nanalo ng senior specialist na course. Alright? Okay? Congrats po, Sir Darwin and Sir Ian. Okay? Eto na. Eto na po ang pena ka kinakabahan ang lahat po ng nandito. Okay, so mananalo po ng ating digital scientist na course. Ito na po siya. Ayan na. Papul na po natin. Okay. Unlimited po ito hanggat hindi po kayo natututo. At hindi po kayo natututo ay kasama po kayo sa ating journey ng pagiging Facebook Ads Specialist. Okay? Ayos ba? Ayos ba tayo doon? Game, game. 1, 2, 3, go. Ayan na. Ayan na. Anong number? Ilagay nyo na ang number. Ayan na. Number 9. 9 balls. Number 9. Sino po ang number 9? Sino ang number 9? Wala. Walang number 9. Wala pong number 9. Okay, wala. Talagang pakabata si ano ha. Walang pakabata talaga si Magic 8 Ball. Okay. Ikot natin. Ikot. Ano ba yun? Ikot. 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 Ikot, ikot, number 19. Nako, number 19. Sino ang number 19? Sino? Wala pa rin. Wala pa rin, wala pa rin. Okay, wala pa rin. Game, game, isa pa, isa pa. Talagang exciting to. Gabi eh. Na to. Sabi ko sa inyo, exciting to eh. Sabi ko sa inyo, exciting to eh. Kinakabahan pa rin ako. Number 2. Oh, ay, nanalo na. Ay, number 2. Yung nag-ano kanina. Sino yung number 2? Si? Nice, Mark. Mark Joshua and si Andeng ba yun? Tama? Congrats, congrats. Mark Joshua and Andeng Del Rosario. Yes po, yes po. Ako yan. Thank you. Awesome, awesome. So, ayun. Congrats! Congratulations, Sir Mark Joshua and Andeng Del Rosario. Awesome, palakpakan naman tayo dyan, mga kapatid. And again, hindi po tayo, lahat po ay panalo naman kasi meron naman training dyan. May free training, pwede nyo ma-access doon sa Digital Home Introduction to Digital Marketing.
and junior strategist course. Pwede niyo pag pwede niyo umpisan 'yon. Kung gusto niyo maging Facebook Ads media buyer, again, kung virtual assistant na kayo at gusto niyo maging Facebook Ads media buyer, pwede nyo pong simulan yung training po na yun. Free po yun and makakakuha kayo ng mga ideas doon kung paano maging Facebook Ads media buyer. At kung hindi nyo naman gusto nyo ituloy ang pagiging Facebook Ads media buyer, definitely in the long run, kayo ay magiging business owner din ng sarili nyong business. Either maging agency owner kayo or e-com business owner, mag-run kayo ng sarili nyong Shopify store. Awesome! So, congrats, Sir Ramil, Mary Grace, Sir Darwin, and Sir Ian, Sir Mark, and Miss Andeng Del Rosario. Alright, maraming salamat po sa nag-join po dito ngayong gabi. And please follow my salamat Facebook po. Page, Digital Homie Academy. Please join my Facebook group, Digital Homie. Digital Homie Academy Facebook group and Digital Homie Facebook page. Instagram, Digital Homie din. And YouTube din po natin ay Digital Homie din po. And TikTok. Okay? Marami pong salamat and good night po sa inyong lahat. Okay? Bye-bye. Thank you so much.